Tono Senpai, kung naghahanap sila or kayo ng bagong kotse for the past couple of years, eh malamang alam nyo ang kasama naming sasakyan ngayon. Tama! Okay yung energy ha. Oo. Nilaunch ito noong lockdown. Kasadyaka ng lockdown. Oh. Tapos sumikat noong pandemic. Oo, in fact, after 2 years in the market, nakabenta na agad ng 10,000 units itong kotse na to. Mm-hmm. Kasama natin ang Ford Territory Titanium. Mm. Pero bakit hindi top spec? Yan. Abangan wow. nila yan. Di ba? Sige. Di ba? Oo. Ito muna para makita ng mga viewers natin at ng mga potential buyers kung ano ba yung ibang variants ng Territory. Sabagay, dalawa lang naman yun. Oo, dalawa lang yan. Simulan natin yes. sa presyo. Itong Ford Territory Titanium is priced at 1,335,000 pesos. Ba, not bad ah. Tingnan natin kung masundan ng Ford Territory yung hype nung nakaraang generation ng Ford Territory Titanium. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayo makauna sa mga latest videos namin dito sa Philkotse. So ano pa inintay natin? Broom, broom, broom. Kotse ba? Philkotse na. Wow, pati Biros pare. Sige. Kotse ba? Philkotse na! Pagdating naman sa dimensions, the Ford Territory measures 4,630mm long, 1,935mm wide, 1,706mm tall, 2,726mm ang wheelbase, 190mm ground clearance. If curious kayo kung lumaki ba siya from the previous model, well, this Territory measures 50mm longer, 32mm taller at may dagdag na 10mm pagdating sa wheelbase tsaka sa ground clearance. Tapos pagdating naman dito sa front exterior, dito sa design niya, no, kitang-kita nyo na ibang-iba na itong next-gen Territory. It now has a more, para sa akin, streamlined na design compared nyo sa dati na medyo parang rugged yung ina-achieve niya, Senpai. Mm. Dito, mas sharper at mas subtle. Pero kahit na ganun, meron pa rin siyang distinctive na appeal. Pagdating naman sa amenities, meron itong automatic LED headlights, LED DRL, and LED fog lights. Oo nga naman. Engine! Totre, buksan natin naman niya. Yun, pagdating sa engine, the Ford Territory is powered by a 1.5-liter EcoBoost engine that delivers 158 horsepower and 248 Nm of torque. And then the engine is connected to a 7-speed dual-clutch automatic transmission. Hindi na ito naka-CVT. Tapos in terms of fuel economy naman, sa city, nakakuha kami ng 7.8 kilometers per liter. Tapos sa open highway, we were able to get 13.5 kilometers per liter. Gedli! Gedli! Sara natin! Gedli, Senpai! Okay. Pagdating sa gilid, nahati ang character lines natin dahil meron dito hanggang sa gitna. Tapos, yung nasa may tail light, dito naman sa taas ng door handles. Mas emphasize na rin ang wheel arcs dahil yung linya dyan, mas malalim na. Na connecting dun sa lower character line. Gets. Tapos, meron tong heated power folding side mirrors, 18-inch alloy wheels. Oo nga, no. Likod. Tingnan natin. Sige, likod. Dito, no, pagdating sa likod, kita mo, Senpai, na less shiny na itong next-gen Territory kasi nawala na yung chrome accent niya dito sa likod. Tulad ng sa harap, hindi na curved ang nasa likod, no? Medyo flat na siya ng konti. Tapos, yung taillights natin, ganun din. Actually, Senpai, buti nabanggit mo yung LED taillights, no? Kasi yan yung isa sa pinaka-distinct at una mong makikitang difference dito. Comparing the old dito sa new Territory. Kasi mas flat na yung dating ng bagong taillights nitong Territory. Hindi na siya yung may pakurba, kumbaga. At syempre, ito, ang tailgate. Ano yan? Manual. Manual tailgate, oo. Pero yung sa top spec na Titanium X, Senpai. Power. Okay. Pagbukas natin sa likod, napakaluwag. Kasi ang gamit ng buong banda. Dito sa likod. Luwag talaga. Maluwag talaga siya. Oh.
Yan kasi yung nabigay nung add additional space dun sa wheelbase tsaka dun sa length ng territory. Nag-translate yun sa roomier cabin at syempre mas spacious na cargo. Chill na chill dun si Senpai. Yan, tutupiin ni Senpai. Oh, ha? May 60-40 split. Yan. Yun. So, pag tinupiin, nakita nyo naman, tinupiin ni Senpai, no? Obviously, mas magkakaroon ka ng space, Senpai. But it's not that flat. Kasi medyo nakaangat yung second row kapag ka tinupi mo. Mm-hmm. Okay lang naman. Kaya pa rin naman yung ano, mga gamit. Oh, I wouldn't mind. Oh, kasi complete. Marami ka pa rin masasalpak na gamit. Alam mo, napansin ko, walang tunog. Ah, oo nga. That's good to know. Ayan. Check natin, Oh, spare tire, siyempre. Sarang ko na ito, siyempre, ha? Sige. Mano. 4-3. Yan. Dito tayo sa likod. American size itong sasakyan na ito. Maluwag ang legroom, maluwag ang headroom. Kita nyo, ayan, 5-6 ako. Ayan, Ayan. Meron tayong center aircon vents. Tapos may 1 USB port. May lagayan dito. Itong sasakyan ito, walang sunroof. Unlike the previous model na titanium niya, may sunroof. Ito, wala. Dark gray yung headliner niya. And then, meron tayong center armrest with cup holders. Ito, hindi lahat leather itong upuan na ito. Yung kulay niya, peacock blue and domino colors. Maluwag, ha? Maluwag talaga ito. Tsaka, kung papansin nyo, ito ay merong door collision warning. Ayun, dito tayo sa front interior ng next-gen Territory Titanium. And mapapansin nyo, no, nakita nyo rin ito sa quick look namin, na ibang-iba na yung layout nitong next-gen Ford Territory. Well, for me, mas gusto ko tong bago kasi it's more straightforward. Simpler siya, pero mas organized for me yung buong layout nitong next-gen Territory. So, we'll dive more into that mamaya-maya. So, dito muna tayo sa nakikita ko sa harap. Meron tayong, ito rin, bagong steering wheel design compared dun sa luma, no? Tapos integrated na rin siya with buttons. It also comes with tilt and telescopic adjustment para mas may sumukuha yung pinaka-preferred mong driving position. Tapos pagtingin mo dun sa harap, meron tong 7-inch digital na instrument cluster. Well, 7-inch siya, no? Pero pag-compare mo dun sa top spec, naka-10-inch kasi yun. Ang nangyayari, medyo nakalabas sa graphic yung fuel gauge tsaka yung temp gauge. Pero all in all, yung kanyang instrument cluster naman is clear enough for you to see kahit na tirik yung araw. Tapos ang maganda pa, yan, unified screen kasi siya. Yun yung isa ko nagustuhan dito sa Territory. Simple pero modern yung datingan. Tapos pagdating dito sa infotainment touchscreen, ito ay 12-inch infotainment touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto. So, ang pinakanagustuhan ko dito, syempre, sa old Territory kasi, kung natatandaan nyo, naka-quadrants yung touchscreen niya. Nandito pa nga yun. Naka-quadrants siya. So, in a way, medyo mahirap mag-adjust ng mga vehicle buttons or controls kapag ka gusto mo, lalo na kapag ka umaandar ka. Kasi kailangan kabisado mo yung quadrants nung touchscreen na yon. Pero, that is already not the issue dito sa bagong infotainment touchscreen ni Territory. Mas malinis siya for me at saka mas madali siyang i-control kasi nga mas malinaw din . Tapos mas responsive din naman siya. And what I like most is that merong separate menu dito sa gilid. Kumbaga yan yung quadrants before dun sa lumang Territory. Hiniwalay na ni Ford para easy access ka na kahit ikaw ay nagmamaneho. And then, ang maganda pa dito is that bukod sa may wireless Apple CarPlay, nakahiwalay yung buttons for the fan speed control. Maganda pa dyan, guys, may haptic feel yan, may haptic function. So, ano ba yung haptic na yun? Puro haptic. Ano yan? Para may konting vibration, para malaman mo na napipindot mo na or na-adjust mo na yung aircon. Tapat natin ng onte. Yan, but mainit . So, you know, maganda yun na adjustment. Kasi sa dati, lalo na pagka naka-CarPlay ka, kailangan mo pang buting tingin dun sa touchscreen para ma-access mo lang yung paglakas at paghina ng blower. Ito rin yung sinasabi ko na sana meron sa mga ibang kotse na naka-touchscreen control for the blower speed or anything na aircon. Kasi pag may haptic feel, ikaw as a driver, meron kang sense of assurance na na-adjust mo ng aircon, di ba? Or yung blower speed. Kaya in a way, mas magiging convenient sa'yo, lalo na kapag ka bumabiyahe ka or while you're on the road. Tapos aside from that, meron din itong wireless charger which is a good combo gaya ng sinasabi namin dito sa Philcoche
kasi nga naka-wireless CarPlay ka na, tapos may wireless charger ka pa, no need for cables. So less clutter at saka mas malinis yung magiging interior or dashboard mo dito. Tapos pagdating mo dito sa gitna, dito sa center, no, ito pa yung isang distinct at isang kitang-kita mong difference, lalo na kung familiar ka sa old Territory, is yung kanyang shifter. Ito kasi sa next-gen Territory, naka-electronic shifter na siya na rotary, naka-knob type siya. Yung sa dati, lever type pa rin eh. So, again, it adds to that modern appeal and modern look ng next-gen Territory. Tapos pag-atras natin dito, meron tayong electronic parking brake, may auto brake hold, may auto start stop din itong next gen Territory. Tapos andito yung function mo for the sensors, yung parking sensors mo. Tapos meron din itong enhanced active park assist, di ba? So even though it's an entry level model, meron na rin siya nung ganung feature. So this car can park for you. Tapos ito pa yun, no? Bukod sa pinaayos nila yung touchscreen at may controls dito for the touchscreen din, meron ka pa rin access dito. Like ang quick access dito is yung volume knob. Ayan o, mabilis ka makaka-adjust ng volume or yung passenger mo, hindi na magtataka kung ano ba yung pipindutin niya dun sa touchscreen. Tapos nandito rin yung quick menu ng touchscreen mo. Like if you wanna go sa home, isang pindot lang. And then you wanna access your audio again, yun ulit, isang pindot lang. O, di ba? Yan. Silindi yun, ha? Oo. Halatahan ako dun. Patayin natin. Sabi ito, ano yan? Yan. Oh, 'di ba? So, huwag niyo na lang ako i-judge na si Celine Dion fan ako. Pero alam niyo naman, laking Titanic tayo. Anyway, 'yun no, bago ako mag-jump dito sa susunod na sasabihin, naka-piano black itong buong center stack dito, which again adds texture dun sa buong interior ni Next Gen Territory. But in a way, medyo downside din 'yon kasi dust collector siya at saka scratch collector. Gaya nito, medyo maraming dust ngayon. Pero pag binuksan natin 'to, tanan, meron tayong cup holder. Tapos kung hindi ka naman mahilig uminom, pwede mo siyang itupi para mas malaki yung space mo dito, and maybe pwede kang maglagay ng eyeglasses mo or whatever. So yan, palabasin natin ulit. Yan! Tapos ito, no, sabi ko kanina, di ba, may start-stop function itong next-gen Territory. Well, in theory, ang mabibigay nun sa'yo is that better fuel economy. Pero ako kasi, while driving the next-gen Territory, I opted to switch it off. Kasi minsan, pagka stop-and-go traffic, nabibitin ako eh. Gusto ko yung dire-diretso na. Kasi pag namamatay yung makina, tapos biglang mag-i-ignite uli, parang medyo may beaten factor for me. But it's a good feature to have, lalo na kung ikaw yung tao na wants to get the most out of your fuel. Ooh, anip yun ah. Tapos pagdating dito, kala nyo, mababaw, pero joke lang yan. May tray dito, yan, saan pa yun, pwede kang maglagay like this one, pwede mo lagay yung susi mo, or barya mo, pagka RFID, pero na-adjust yung tray na yan, saan pa yun. You can move it to the back, para kung ikaw yung mas maraming gamit, tapon ka lang ng tapon dito sa gitna. And malalim siya, marami kang malalagay na kung ano-anong abubot dyan. Yun nga, no? So, ba't ba siya nasa slide pa? Well, bukod sa dagdag feature, pang privacy yan, lalo pagkasendaran natin to, senpai. Kang extra candy or extra donut sa loob, hindi malalaman, not unless maamoy nila. Tapos ito pa pala, no, ang maganda pa dito is that yung center console, bukod sa mataas siya, easy access, di ba? And na-free up niya yung space sa baba. So again, kung ikaw yung taong maraming gamit, another space for you, ito, para to stow away those stuff. Tapos ang maganda pa, meron itong dalawang USB port. Dalawang USB ports with an S. Dalawa nga eh. Isang Type A tas isang Type C. So, di ba? Lumalabas ngayon mga Type C na. So, kuha ka na ni Ford. Kamutik na ako mag-Everest. Kuha ka na ni Ford Territory. Pero yun nga, no, may wireless Apple CarPlay naman. Ah, sa pasahero mo yun. Sa pasahero mo yun. Tapos pagdating sa upuan, Senpai. Nasabi na ni Senpai kanina, no, na may peacock blue accent itong upuan ni Ford Territory Titanium. Which, gusto ko yung pagka-blue niya, Senpai, ah. Oo, maganda eh. Di ba? Maganda eh. Bukod dun sa upuan, tumatawid din siya dito sa door panels, pati dito sa buong harap ng touchscreen. Which, by the way, soft touch material to, ha? Hindi siya yung hard plastic. Kaya nakaka-add siya ng, again, premium appeal. Premium-like appeal. Bago makalimutan, meron ulit tayong storage compartment dito na rubberized to para hindi basta-basta dudulas kung maglalagay kayo ng phone or ng kung anong gamit. Lesson, pagdating sa upuan, itong driver seat ay naka 10-way power adjust. Dito naman sa pasahero, sa front passenger, naka 4-way manual adjust. Ayun. Okay.
Tara, mag-drive na tayo. O sige, senpai. Tara, let's go. Let's go the driving. In terms of safety, the Ford Territory Titanium has 6 airbags, ABS, electronic stability program, traction control, hill launch assist, hill descent control, front and rear sensors, blind spot information system with rear cross traffic alert, 360 camera system, active park assist, door opening collision warning system, and tire pressure monitoring. Okay, we're now driving the next gen Ford Territory Titanium. And ako na muna, senpai, ha? Oh, sige, sige, sige. Ito. Itong una kong napansin dito sa sasakyan na ito is that yung kanyang steering feel, senpai. It has a bit of weight, di ba? Pero medyo mabigat. Yeah, medyo mabigat siya, but it's good kasi yung sa nakaraang Territory, sa old Territory, sobrang gaang naman nun. Di ba? Ito, yes, meron siyang konting weight, pero hindi siya yung tipong mag-i-effort ka naman ng todo. It just gives you more road feedback, tsaka more control dun sa buong sasakyan, which for me, mas na-appreciate ko. Ayun, di ba, senpai? Yun nga, no? It gives you better control dun sa buong sasakyan. Tapos ito pa, nasabi natin kanina, hindi ito naka-CVT, naka-dual clutch automatic transmission na itong next-gen Ford Territory Titanium. And mararamdaman mo talaga, senpai, it's not as sluggish as before. Mas may response na itong next-gen Territory. In that sense, mas mas yung pasok ng power. Although at some point, may konting delay pa rin, which is normal naman na yun, di ba, senpai? Pero hindi na ganun nakakabitin. Kumbaga, mag-translate yun na mabibigyan kanya ng mas more confidence when you want to overtake slower vehicles, lalo na kapag ka nasa open highway ka. Ayun yun. Tsaka from standstill din, senpai, yung sa old Territory, sorry, we're comparing it with the old, kasi ang laki nung difference, ang laki nung jump when it comes to driving dynamics. Sa old Territory, medyo mag-aantay ka talaga pagka from standstill na pumasok yung power. Pero dito sa next gen, hindi na ganun . Mas maganda yung delivery, mas on point, tsaka mas hindi ka bibitinin, senpai. Ah, well, that's good. Yan, oo, syempre naman. Ito mo, pare, sa likod, napakaluwag ng espasyo, ito masasabi ko. pagka long drives, makakatulog ako rito. And ito kasi, di ba, sinasabi natin, pagka yung mga 5-seater, yung gitna nung nasa second row, medyo pang bata, di ba? Ito hindi. For 3 adults talaga. Maluwag, kumbaga. Sobrang luwag. And with the armrest, komportable kang nagkakapi rito. Ayos yan, senpai. Ito yung advantage ng walang sunroof, pare. Itong headliner na to, pagka yung medyo gabi na, gusto mo magpahinga, ayaw mo na maraming iniisip, makapag-relax ka talaga. Nakatulong itong dark na headliner. Ayos. And then, with the added na air vents dito sa likod, dalawa, easy ka na lang. Agree, senpai, agree. NVH dito, pare. Hindi yung ingay sa labas. Ayos. Ride comfort. Ang saya. Suspension. Hindi naman to, hindi naman yung tagtag, nararamdaman mo konti lang . Hindi naman siya hindi bothersome. Kaya wala akong problema rito sa likod. Ikaw dyan. Yun, no, senpai. Sinasabi mo yung suspension, no? Yes, hindi masyado ramdam yung tagtag, pero significantly, mas naging tad firmer yung suspension tuning nitong next-gen Ford Territory compared again dun sa luma. Kasi sa luma, it's too soft for me. In that sense, medyo, yes, mas na-mute niya yung road impact absorb, yung road impacts. Pero ang trade-off naman nun, kapag ka you need to take on wide bends or wide corners, medyo maano yung body roll mo doon sa old Territory. But dito sa bago, since it's a tad firmer nga, mas stable siya, lalo na kapag kakailangan mo mag-take ng wide corners. Pero then again, alalay pa din. At agree ako dun sa'yo, senpai, na kahit na naging tad firmer yung suspension nitong next-gen Territory, mas naging maganda rin yung kanyang impact absorption. In that sense, mas pleasant yung ride, di ba? Pagka na-traffic ka sa EDSA, di ba? Well, oo, totoo yan, senpai. Speaking of traffic, no, buti nasabi mo yan. Meron na rin to, no? Ulitin lang natin, meron din tong auto start-stop system. In case you want the engine to shut down habang naka-idle ka, meron tong feature na to, even though it's the entry-level Territory. And meron din itong auto brake hold. Na yun nga, pag na-traffic ka, pwedeng bitawan mo yung preno na hindi aandar yung kotse kahit naka-engage sa drive yung transmission mo.
bibigay naman nun sa'yo is that yun nga, added comfort, lalo na kapag ka na-traffic ka sa EDSA. Pero what I like dito sa bagong territory is that in-integrate na rin ni Ford na magkaroon ito ng enhanced park assist. Diba? Hindi lang siya for the top spec, pati dito sa lower spec, meron na rin ganung feature. Even the 360-degree camera, meron itong sasakyan na ito. Tapos yan, no? Pagka nag-uphill tayo, Senpai. Ito. Yeah, mas nakakahinga, kumbaga, yung territory ngayon as compared dun sa noong naka-CVT pa siya. Tapos, ito, note lang din natin, no? This territory titanium variant only comes with a standard na cruise control. Hindi siya naka-adaptive. So, yun yung isang difference kapag ka nag-titanium X ka. Aside from the absence of the adaptive cruise control, wala rin tong ibang mga driver assist technology like yung mga forward collision warning, lane keeping aid, or lane departure warning as such. Wala siya nun. Nandun yun sa top spec na titanium. But, when I was driving the vehicle, parang hindi... Well, dalawang klase kasi yan eh. May mga tao na gustong may ganun, may mga taong okay lang na walang ganun. And for me, I can say na okay lang naman na walang ganun. Bakit? Kasi may blind spot monitoring pa rin itong titanium variant. So in that sense, may konting assist ka pa rin kapag in case you wanna change lanes, may makita ka pa rin warning kapag may paparating na kotse. Tsaka sabi mo kanina, yung door collision alert, di ba? Mayroon din yan. So it adds. Ayun, di ba yan? Nag-wide turns tayo, Senpai, or medyo konting sharp turns. Maganda yung absorption. Pero aside from that, Senpai, na-appreciate ko talaga is that yung revamped na infotainment system. Gaya lang sinabi natin kanina, wala na yung quadrants. Tsaka hindi lang yung etos na sinabi lang namin na wala na yung quadrants, no? Mas madali kasi talaga i-operate itong revamped na infotainment system. Bukod doon, mas gusto ko yung graphics nitong bago compared dun sa luma na medyo starry effect. Tapos yun pa, no, Senpai, pati itong unified screen, no? Pinagsama na yung digital gauge cluster, pati infotainment system, di ba? Ako, fan ako ng ganyang design, eh. Kasi, aside from giving the interior a modern or premium-like appeal, mas malinis for me tignan yung buong interior. Tsaka yung mata mo, alam mo kung saan titingin agad, wala ka nang hahanapin, eh. Kaya for me, maganda siya. And, nagiging design na yan ngayon ng mga, lalo na pag mga electric vehicles. Yan ang uso ngayon, eh. Ganyan ang nagiging layout niya. Kaya yan, ganun. Clutter-free. Yan. Ganda. Ano, balik ko na, Senpai? O, tara, balik na tayo. Sige. Alam mo, Tito Martin? Ano yan, Senpai? Nangihinayang ko dun sa Ford Territory Titanium bago. Kasi, mas mahal siya than the previous generation, pero walang sunroof. Ah, well, gets kita, no? Gets kita, Senpai, no? May trade-off nga naman yun. Pero nakita naman nila, eh, di ba, na this next-gen Ford Territory Titanium is better in all aspects. One is that it has a bigger dimensions, which translates to a roomier cabin. Pag tinignan mo yung loob, modern amenities na, tsaka revamped yung interior, eh, Senpai. Even yung driving dynamics nitong next-gen Territory is better. Pero makakayanan mo kayang kunin yan with the same, that fuel consumption. Ah, yung fuel consumption natin kanina. Oh. Well, alam mo, it's either or yan, eh, no? Kung ikaw ay hindi nakatira sa Metro Manila, maaaring mas matipid yung makuha mo kasi less traffic doon, eh, di ba? And dito naman sa Metro Manila, Senpai, may mga lugar na hindi traffic or may mga oras na medyo hindi traffic. Kahit paano, may konti pang ganun, may konti pang leeway. So para sa akin, manage your, ano na lang, your routes. Kumbaga, planuhin mo ng mas maayos kung saan ka dadaan, yung oras, para mas masulit mo yung gasolina. Bagay ito sa mga nagtatrabaho sa BPO. Ah, pwede rin. Kasi diba, mga traffic eh. Pang araw. Gabi, oh. Kaya, medyo, ano, planuhin nyo na nga talaga. Oo, oh, yan, Senpai. Oh, diba? may Apple CarPlay naman. Oo, oh, tama ka dyan, Senpai. Sumunod kayo sa Waze, no? Natumok mo, Senpai. Sige, yun naman ang advantage ito eh. So, there you have it, guys. The Ford Territory Titanium. Pero abangan nyo yung review namin doon sa top spec variant ng Ford Territory. Kaya ako po ang inyong senpai ng turbuhan, Stanley Chi. Ang bait mo doon. At ako naman po ang inyong cambio boy next door, Martin Aguilar. Ang target natin for this year, 400,000 subscribers. So, mag-subscribe na kayo. Alam ko namang maraming nanonood, pero walang nagsasubscribe. I-click nyo na. Ngayon na. Now na. 1, 2, 3. Ganun lang ng ganun. Okay. Click lang ng click. Okay. So, i-follow nyo kami sa mga social media accounts namin, ha? Kompleto kami yan. Facebook, Instagram, TikTok. May sarili akong podcast. Underpaid Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/Stanley Chi. Eh, syempre, alam nyo naman siguro yung mga ginagawa ko sa buhay.
1PH, Radyo 5, 1 News. Sundan nyo ako sa lahat ng mga yan. So, paano ba yan? Kita kasi tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye. Bye! Uy, tara na. Mag-drive pa tayo. Tapos na tayo mag-drive? Hindi. Pauwi. Ikaw naman mag-drive. Sige, ako. So, drive down siya. Sigurado ka. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!